Ikalabing-apat na kabanata. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Siya'y si Juan na tagapagbautismo. Muli siyang nabuhay kaya nakagagawa siya ng mga himala." Ipinahuli niya noon si Juan at ipinabilanggo, "Dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe." Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodias. Gusto sanang ipapatay ni Herodes si Juan, pero natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias na ikinatuwa naman ni Herodes. Kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, "Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandihado." Nalungkot ang hari sa kahilingang iyon. Pero dahil sa pangako niyang narinig mismo ng mga bisita, iniutos niya na gawin ang kahilingan ng dalaga. Kaya pinugutan ang ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay ang ulo niya sa isang bandihado at dinala sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ang bangkay ni Juan ay kinuha ng kanyang mga tagasunod at inilibing. At ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nang mabalitaan iyon ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan niya. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "Mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Dalhin ninyo ang mga ito sa akin," ang sabi ni Jesus. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ibinigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipo nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng "Multo!" dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinambas siya ng mga nasa bangka at sinabi, "Talagang kayo nga po
ang anak ng Diyos. Pinagaling ni Jesus sa mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid sila ng lawa, dumaong sila sa bayan ng Genesaret. Nakilala ng mga taga roon si Jesus at ipinamalita nila sa mga karatig lugar na naroon siya. Kaya dinala ng mga tao kay Jesus ang mga may sakit sa kanila. Nakiusap sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Ikalabing limang kabanata. Ang tungkol sa mga tradisyon. Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, "Bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain." Sumagot si Jesus sa kanila, "At kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Halimbawa, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay nakalaan na sa Diyos, hindi na niya kailangang tumulong sa kanila. Pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Mga pakitang tao, tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isayas. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Ang nagpaparumi sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito." Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, "Alam niyo po ba na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sumagot si Pedro, "Pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalintulad na sinabi niyo kanina." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa rin ba ninyo naintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sekswal na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao." Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, "Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu." Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Paalisin niyo na po ang babaeng iyan, dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay." Sinabi ni Jesus sa babae, "Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw." Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso." Sumagot naman ang babae, "Tama po kayo, Panginoon."
Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo." At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Maraming pinagaling si Jesus. Mula roon, pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pagkatapos, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Maraming tao ang pumunta sa kanya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi, at marami pang mga may sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Namangha ng husto ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga komang. Nakakalakad na ang mga pilay. At nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ang pagpapakain sa 4,000. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. Tatlong araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan." Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda." Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ipinamigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 4,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa lupain ng Magadan. 16 na kabanata. Humingi ng himala ang mga Pariseo at Saduceo. May mga Pariseo at Saduceo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo, magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala, pero walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonas." Pagkatapos, umalis si Jesus.